pag ng Panginoon. Kung bayan tayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-aisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin at aminin ang ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman. Samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ang kanyang mga anak. Pinapangko niya ito parang anak na babae. Sinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon, ang kanyang kinuha, at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David, naririnig tayo ng Panginoon. Ang taong iyo'y dapat na mamatay, kailangang magbayad siya ng apat na ibayo sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon,
pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harap mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa, at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim. Hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Nathan, kung gayo'y pinatatawad ka niya at hindi ka mamamatay, gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay, at umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno. At sa lupa na nahiga ng gabing iyon, lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinihimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya. Aayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag kang alisin, ang espiritu mo ang paghahariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot na iyong pagliligtas, ibalik ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturang sa iyong lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galakong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka, anapat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahiga o nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, anila, hindi ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?
Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat at welcome po sa National Shrine ni Saint Padre Pio. Kung babalikan natin itong ating mga nakalipas na taon, mababacktrack natin, sunod-sunod yung mga naging kalamidad and crisis, hindi lamang sa personal na buhay natin, kundi pangkalahatan. Simula lang natin ay noong 2020. Noong 2020, dito sa Batangas, alam ito ng mga Batanggenyo, pumutok ang Bulkang Taal. Isang malaking siguro kalamidad na masasabi natin. And then after yung pagputok, ito na, yung global pandemic na, kinaharap na nating lahat for ilang years yun na, until now, meron pa rin. Ano po? And then, mga susunod na taon, gera, gulo, bansa sa bansa, nagkakagulo. And then, bukod pa dyan, yung mga personal crisis natin sa ating buhay. Sakit, trabaho, pamilya, personal na problema sa pamilya. So, madami. Ano po? At itong mga crisis na ito na kinakaharap natin ay sa isang bahagi ay talagang nakakabahala at nakakatakot. Minsan ito yung magdadala sa atin sa pagdududa, magdadala sa atin doon sa pagkakataon na para bagang gusto na nating sumuko at give up. Ano po? Kaya lamang, mga kapatid, sa kabila ng lahat ng nangyaring ito, nandito pa rin tayo. Still standing, still fighting, still going. Ang tanong, sa panahong ito, kanino tayo kumapit? Of course, sasabihin natin kay Lord. It's true. Sa mga panahong parang wala na tayong masasandalan talaga, wala tayong ibang pupuntahan, kundi sa Kanya lang talaga. Mga kapatid, sa Biblia, ang bawat krisis ay ito ay mga sandali ng pagdedesisyon. Sapagkat yung salita pong krisis o crisis sa English ay kapag tiningnan natin yung Greek word nito, which is krinein, ang ibig sabihin ng krisis in the context of the Greek word nito, ang kahulugan po ay magpasya. Ano? To decide. So ibig sabihin, kung ito yung kahulugan ng salitang krisis, ibig sabihin pala, yung mga sandali ng krisis at kagipitan sa buhay ay mga panahon para sa atin na magpasya. Sa Ebanghelyo, narinig natin yung kwento. Si Jesus tumatawid sa lawa, pero sa kanilang pagtawid sa lawa, sinalubong ng malakas na hangin at malalaking hampas o hampas ng malalaking alon. Ano pat, sabi nga dito sa ating Ebanghelyo, yung kanilang bangkay halos lumubog dahil mapupuno na ng tubig. At sa tagpong ito, habang sinasalpok ng malakas na alon, yung bangka na sinasakay ng mga alagad kasama ang ating Panginoong Hesus na natutulog. Ano yung ginawa ng mga alagad? Lumapit sila at humingi ng tulong sa ating Panginoong Hesus. At sa mga salita ni Hesus, ano yung sinabi niya? Tigil, tumahimik ka. Anong nangyari? Tumigil ang hangin, tumahimik ang alon. Tumalima ang hangin at ang unos sa salita ng ating Panginoong Hesus. So mga kapatid, anong paalala sa atin ng tagpong ito? Especially yung tagpo na parabagang siguro yung mga alagad nag-iisip, bakit si Hesus tahimik lang habang sila takot na takot? Ang ating Panginoon nandun lang sa likod, tahimik. Anong ibig sabihin? Ang Ebanghelyo po ay nagpapaalala sa atin na laging may pag-asa. That there is always hope. Laging may pag-asa
sa gitna ng kaguluhan at sa gitna ng kahirapan. There is always hope na ang kapayapaan at yung kapanatagan ng ating kalooban ay makakamit natin at mararanasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsuko ng ating sarili sa ating Panginoon. Marami yung pagsubok sa buhay. Inevitable ang lahat ng ito. Hindi mawawala. Lagi nandyan. Minsan matatapos ang isa, mamalayan natin, meron na naman. Lagi nandyan. Maraming pagsubok sa buhay. Karamdaman, kahirapan, name it, kawalan ng katiyakan, pagdududa. Pero mga kapatid, mga minamahal, tulad po ng mga alagad, tayo rin, pwede tayong matukso na sumuko na dahil sa takot at pagkalito. Yun minsan yung tukso sa atin. Gayun paman, mga minamahal, gayun paman, alalahanin natin lagi na si Jesus ay kasama natin. God is always with us. Jesus is always with us. At yun naman ang kanyang pangako sa atin. He will be with us until the end of time. Ang kanyang kapayapaan, ang kanyang salita, ang kanyang pag-ibig, ang sana'y maging gabay at inspirasyon natin palagi sa ating buhay, lalo't higit sa mga panahon ng kahirapan at pagkalito sa ating buhay. May magandang paalala po si Padre Pio tungkol dito. Tatlong salita. Yun yung maalaala. Pray, hope, don't worry. Ito yung paalala sa atin ng santong pinipintuho natin. Pray. Pray without ceasing. Pray until something happens. Huwag tayong susuko sa pagdadasal. Hope. Lagi pong may pag-asa. As long as we are breathing, as long as we are alive, there is always hope. Pag-asa na balang araw, anuman ang ating kinakaharap ngayon, malalampasan natin. Pag-asa na balang araw, lahat ng ito ay magiging maayos din. Pag-asa na balang araw, lahat ng pagkalito, lahat ng hirap, lahat ng gulo ay babalik sa dating kaayusan. And don't worry. May awa ang Diyos. May grasya ang Diyos. May biyaya ang Diyos. So let Padre Pio remind us, pray, hope, and don't worry. Mga kapatid, ang mga pagsubok sa buhay ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon para magdesisyon. Ano po? At sa harap ng mga pagsubok sa buhay, sana piliin natin palagi ang ating Panginoong Hesus. Sabi ko nga po kanina, nandiyan lagi ang mga pagsubok. At pwede nitong baguhin ang takbo ng ating buhay. The pandemic and all this crisis na kinakaharap natin sa buhay, kaya nitong baguhin yung takbo ng ating buhay. Kaya nitong baguhin ang takbo ng ating mundo. Pero, mga kapatid, tatandaan natin, hindi nito kayang baguhin ang ating Panginoon. Hindi nito kayang baguhin ang ating Diyos. Kaya sa pagharap natin sa mga pagsubok sa buhay, piliin natin lagi ang ating Panginoon. Piliin natin lagi si Jesus, sapagkat sa Kanya natin matatagpuan ang kaligtasan. Sa Kanya natin matatagpuan ang kapahingahan. Sapagkat Siya, ang ating Diyos, ang may kontrol sa ating buhay at sa ating kasaysayan. Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat ng mamahal sa iyo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggap nung malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasama sa iyo at lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." My Lord and my God. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, huli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." My Lord and my God. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-dinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala. Sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Sa Diyos lamang mapapanatna ang aking kaluluwa. Sa Iinilig
Diyos na makapangyarihan na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos na ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Adios lamang mapapanata ang aking kaluluwa sa kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay
Lagi nawa kaming maikarangal ang iyong pagpapalang sa amin ibinibigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, monheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, narito po sa atin ngayon ang mga tagaparokya at Dambana ni San Vicente Ferrer sa Banay-Banay ng Lipa upang magbenta ng raffle tickets para sa kanilang pagpapatayo ng multipurpose building. Sila po ay nasa bandang likuran at gilid ng simbahan. Atin po silang suportahan. Ikaapat, mga kapiyo, sa paghahangad nating makapagdasal ng mas mataimtim at maayos, ninanais nating magkaroon ng mga upuang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Sa ganitong diwa ay muli tayong kumakatok sa may mabubuting loob na maghandog ng tulong para sa katuparan nito. Pakipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisahan at opisina para sa mga detalye. Maraming salamat po. Ikalima, para po sa pagpapalaganap ng debosyon sa ating patron, ang kopradiya ni Santo Padre Pio ay pupunta sa Thailand ngayong February 20 to 24. Sa mga nagnanais pong sumama, kayo ay makipag-ugnayan sa opisina o sa pamisahan hanggang January 30 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatili natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan,
kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong ibayong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan. Salamat sa Diyos. Diyos. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.